It's Friday and it's a Dobo Day. May malapit na bilihan ng baboy dito sa amin. So, nagpabili ako ng 150 pesos. So, nilagay ko na yung karne, yung sibuyas, paminta, at naglagay na rin ako ng toyo, at tubig, and dahon ng laurel. So, takpan lang natin, pakuloyin hanggang sa lumambot, at magbawas yung tubig. Ayan, after ng pakulo, at nabawasan na nga yung water, basta ako, iba-iba ang way ng pagluluto ko ng adobo. Depende sa mood yung lasa ko. So, ngayon, ang gusto ko is medyo mag-garlic, at medyo manamis-namis. So, pinakuloan ko nga muna to, at binawasan ko muna yung water, at pinalambot ko nga muna, dahil ito ay igigis ako sa garlic. So, hanguin at iset aside muna natin para makapagisa na nga tayo ng garlic. So, yung onion, isinama ko kanina sa pagpapakulo. Kaya naman, ang igigisa ko lang is garlic. So, after mapainit yung kawali, nagdagay na tayo ng mantika at igigisa na nga natin tong maraming garlic. So, ang gagawin natin is ibabrown lang natin tong garlic. Huwag sunugin at papait po yung ating adobo. Naglagay nga din ako ng asin at paminta. Ganyan po kasi ako pa nagigisa. At ayun nga, nilagay ko na nga rin yung pinagpakuloan kong baboy kanina. Hindi ko napansin na patay pala yung camera. Kaya hindi ko na ipakita yung paglagay ko ng baboy. Sure na, Joke lang. So ayun nga, naglagay din ako ng water. Mainit na water yan. Tapos pamintang durog. Nagdagdag ako ng water para pakuluin ko pa siya ng pakuluin para yung taba mag-melt in our mouth. Dati ayaw na ayaw ko ng taba. Pero ngayon gustong gusto ko na siya. Lalong-lalo na sa adobo tapos nagmi-melt. Ay, ang sarap! Pero in moderation lang kasi bawal din tayong masobrahan. Baka ma-high blood. Kayo ba? Anong gusto nyong adobo? Yung manamis-namis? Yung garlic flavor? Or yung maalat lang. Ay, meron pa pala yung medyo maasim-asim. Ako kasi kahit ano doon, basta kung ano yung mood ko, yun ang kakainin ko. Ayan nga po, dahil gusto kong manamis-namis, nagdagdag po ako ng sugar. And of course, bago natin malaman yung lasa, kailangan tikman-tikman. Para alam natin kung ano po yung inalagay nating kulang. O, para sa mas malilamnam na ulalam, maglagay tayo ng oyster sauce. Para mas malilamnam yung ating adobo. Gusto ko rin ng medyo maasim-asim dahil yun yung favorite ng aking asawa. Kaya naglagay ako ng suka. So, nga pala sa paglalagay ng suka, huwag munang hahaluin. Para hindi nahihilaw yung suka. So, ito na nga, nabawasan na rin yung sabaw at medyo lumapot na rin. Ito talaga yung masarap sa adobo tapos nagmantika na rin siya. Yan talaga yung lalo pang nagpapasarap sa ating adobo. Malapit na pong maluto ang ating adobo. Onting pakulo at onting bawas-bawas pa ng sarsa at ready to eat na. Sa mga Pinoy, di talaga tumawala, no? Adobo. Kaya naman sa isang linggo or isang buwan, dito nawawala sa ating listahan. Favorite din kasi ng ating mga anak at ating asawa. Of course, tayo rin mga nanay. Ako nga nakaisip itong ulam kanina habang ako'y nagsasampay doon sa likuran. Kaya naman dali-dali ako nagpabili. O siya, at ito'y luto na at pwede na tayong magkainan. Kita nyo naman, nagmamantika. Kitang-kita yung mantika. Ang sarap nito sa mainit na kanin. Lalo na ngayong maulan. Ay, ang sarap ng sarsa. Oh, ano ba yan? Adobo, ang all-time favorite nating mga Pinoy. Kain na po tayo. Thank you for watching. Tingnan nyo si Ate Kate. Sarap na sarap. Favorite ka rin kasi ang adobong yan. Ala sa ate. Ayun lang. Thank you for watching, everybody. Ingat po ang lahat.
Bye!